At sana, sagutin mo na. At tatawag kami ngayon. Pwede natin tatawagan, Brother Paul. Tatawagan na yung mga eksulong. Karoon tayo na tatawagan. Tingnan natin kung sasagot ba. So, pero nag-ring naman. May lumapit sa atin isang abogado. Kagabi. Isang abogado kagabi na isang protestante 33 years ago. No? At ngayon, ay ganap ng Katoliko. Last March po, nagpabautismo siya dahil sa humiliya ng isang pari ni Father Chola, dun siya na, na-enlighten. Bigla lang siyang iiyak ni Father Carmelo Chola sa Mambaling. Aking, aking professor yun sa isang exegete Bible scholar, Bisaya na Bible scholar. No? Magandang araw sa iyo, Father Chola. Ngayon, ang abogado nito laging sumusunod sa ating mga talk. Nagplano pa siya, Father, na bumisita, bibisita, yes, yes, bibisita siya sa Bohol. So we'll... Okay, magandang araw po. Kumusta po? At sana nasa mabuting kalagayan po kayo. At ngayon ay uuwi na tayo sa Bohol. Kasama ko ngayon si Brother Paul Alima, 15 years minister sa Saksi ni Jehovah and by birth Saksi ni Jehovah. At may lumapit sa atin isang abogado. Kagabi. Isang abogado kagabi na isang protestante 33 years ago. No? At ngayon, ay ganap ng Katoliko. Last March po, nagpabautismo siya dahil sa humiliya ng isang pari ni Father Chola, dun siya na-enlighten. Bigla lang siyang iiyak ni Father Carmelo Chola sa Mambaling. Aking, aking professor yun sa isang exegete Bible scholar, Bisaya na Bible scholar. No. Magandang araw sa iyo, Father Chola. Ngayon, ang abogado nito laging sumusunod sa ating mga talk. Nagplano pa siya, Father, na bumisita, bibisita, yes, yes, bibisita siya sa Bohol. So welcome, attorney. Attorney. At then, sana maka-share siya sa kanyang conversion story. Bagong-bago pa po. Kagabi pa kami nakita. Ito po ay maka-inspire kung sa inayawan. Kagabi. At ito po ay magkapa-inspire natin, lalong-lalo na sa mga Catholic Faith Defenders. Congratulations sa ating lahat. Kung magkaisa tayo, wow, amazing talaga. At may, yung plano natin ng karaban. Materialize na talaga. Pag-meeting tayo mamaya, no? Sa kabrother Kaloy, sa pagrating natin, dun sa Tagbilaran, meron tayong meeting sa mga Catholic Faith Defenders. Diocese of Tagbilaran para meron tayong meron nagbigay sa atin ng elf, no? Sa family ni Brother Cesar at Ate Helen. Ano sila sa atin ngayon? Lord, no? Salamat. So, para sa evangelization 'yan, no? At salamat Ate sa at Brother Cesar sa inyong generosity. At ngayon, mga kapatid, sana maabot ito kay kapatid natin na mahal na mahal, Brother Pastor Bacalares. Dahil nag-live siya kagabi, hindi basta-basta napapasok tayo. Dapat i-schedule natin, kapatid. Hindi mo naman sinagot yung anong ko na may schedule tayo. Papasok ako. Bigyan niyo ako ng isang oras. No? So, dahil, dapat yung 1 hour, Brother. Special talaga yan. Special talaga. Kayo at si... One-on-one talaga kayo. Oh, mag-fix tayo ng Christmas ano. Well, papasukin ko yung programa ninyo. And then, mag-announce ako eh. Papasok ako, example, August ngayon. August 31, papasok si Reverend Father Darwin. Yun? Example lang. Anong oras? No? Para abangan ng iba. Oh, at araw. Maraming mag-abang. Anong oras, araw, pizza,
yan ang dapat natin dahil formality ang gusto natin eh. Hindi ko na orada na papasok tayo. Papasok. Lulusog sa isang lulusog. Ano na walang walang courtesy. Walang courtesy sa inyo dahil hindi naman ako bastos. Full of respect po ako na magtanong. And then, kung makapasok, walang moderator yan eh. Dahil programa nyo yan eh. Formal na formal ako papasok sa inyo. Give me the date. Sana masagot, 'di ba, yung post ko at sabi ko na last day at sabihin niyo yung bakante ni Pastor Bacalares para bakante din ako. Dahil yan ang announcement natin kahapon. No, anong vacant schedule niya, vacant ko din. No, hindi ako papasok agad without approval sa kanilang head, si Pastor Bacalares. Yan ang ina-announce natin eh. Hindi naman tayo hindi naman tayo aatake sa kanila, di ba? Tugon natin kay announce natin sa tugon natin para magka ano tayo, magka abot, no? Sa tamang oras, sa tamang at dapat may definition of term tayo, di ba? Mm-hmm. Parang magkasundo tayo. No, hindi pa tayo nagkasundo ng doctrine na, hindi pa tayo magkasundo ng usapan. Tugon natin ito. Basahin niyo mabuti ang tugon natin. Nakasama ko si Bert Paul sa hamon niya. Tatanggapin natin at bigyan natin siya sa gusto niya. Mm-hmm. Diba, sa gusto ninyo, ibibigay, papasok tayo sa programa ni Pastor Bacalares. Kailan kaya siya bakante? Dahil bakante ako na maghintay sa mahal natin na pastor sa isang oras na tanungan. So dahil so ibibigay niya sa akin yung isang oras. Bahala na siya magsasagot. So wala ka talaga iba na magtanong, ikaw lang talaga pa. Yes. Special yun. 1 hour ang sinasabi niya eh. 1 hour ang sabi niya eh. Tanungan portion. At hindi ko sasagot dito ngayon sa kanyang mga definition of terms sa tao. Doon na sa impromptu. Dahil yan ang gusto ko eh. Actual na tanungan portion. And then, ang gusto ko lang, i-announce ni Pastor Bacalares sa live niya kailan. At saka mag-follow lang tayo. Mag-follow tayo. And then, pwede ipa-communicate ko si Brother Jando. May number naman. So, ipa-communicate natin si Brother Jando. Na gusto ko, dahil 1 hour. Gusto mo 1 hour eh. So, yung 1 hour mo, pwede natin dagdagan ng until 5 to 7 tayo. Kung gusto mo 1 hour, hindi na ako magbigay ng condition para wala ka ng alibay. Okay? So, papasok na lang ako sa 1 hour mo. Dapat hindi 15 minutes, ha? 1 hour talaga. Yan ang, di ba? Huwag nyo nang baguhin. Hindi ko din mabaguhin. Hindi ko din nagdagdagan. Gusto nyo 1 hour, papasok ako 1 hour. At hindi ako sasapaw kapag sasagot si Pastor Bacalares. Maghintay lang ako kung sasabihin niya, next question. Oh, yeah. So, yan hint na mag-follow up na ako. Hindi ako sasapaw kahit hindi ko nagustuhan yung sagot niya. Hindi ako sasapaw. With full humility and full compassion and full respect. Kung sasapaw ako, hindi tayo magka... Lalo hindi tayo magkaintindihan, di ba? Programa mo naman yan. I'll give you the greatest respect, the greatest veneration sa isang pastor na katulad mo. Okay? So, kukontakin natin yung cellphone number mo sa Facebook ninyo. Siguro si Brother Paul ang makipag-usap sa inyo after sa anong siguro natin ngayon, Brother Paul, kontakin mo and then papasok lang tayo. Wala na, dahil manami king alibay eh. Yung paring 8 hours. Kahit pa 12 hours. No? Dahil kayo ang nag-challenge, kami pa ang nagka-kondisyon. Sige, bibigyan kayo ng pabor. Dahil special kayo sa amin eh. No? Hindi special child. No? Special kayo sa puso ni Father Darwin at sa mga CFD. At saka, Father, yung 1 hour, talagang ang role ninyo ay magtanong sa kanya. Oh. Halimbawa naman siya naman ang magtanong, iba namang opinion yun. Kung halimbawa siya ang magtanong sa iyo, so papasok din siya sa punto po punto. At atin din i-set up yung schedule kung kailan. Basta ngayon,
ay no, one hour question father doon kay Pastor Chris Bacalari sa kanyang programa. Mm-hmm. Tayo ang papasok sa kanyang program. Kung magtanong siya sa sayo, akin, sa Putupunta naman. Pwede siya papasok sa Putupunta. Kapag hindi siya papasok sa Putupunta, magtanong siya sa programa niya, pangutan na pastor yun eh. Hindi, na yung pangutan na pastor. Oh, pangutan na padre na yun. Oh. Baguhin na ano, title niya. Kung gusto din niya, mag-extend tayo para question and answer kami. 1 hour sa akin, 1 hour din sa'yo, sa kanya. Pwede siya magtanong sa akin ng isang oras, pwede din ako ang magtanong sa kanya ng isang oras. Amen. Ganyan. Okay? Ah, mas mabuti, tatawag si Brother Paul mamaya sa inyo, and then mag-usap tayo ng mahinahon, no? Dahil gusto ng mga tao na uhaw na uhaw sa katotohanan, at ating i-discuss ito, Brother Paul, with a humble heart, no? Sapagkat wala tayong cellphone number ni Pastor Bacalaris. Nandito sa kanyang live. Ah, nandiyan na. Pwede tayo mag-contact. Pwede natin mag-contact mo mamaya. Dahil meron nag-comment eh, pasok na ako, Darwin. Papasok talaga ko. I-set natin yan eh. Parang maraming mag-aabang at i-block nila yung ano nila, yung date na yan. Para makatuon sa ating programa, sa iyong programa at sa pagpasok ko sa inyong programa dahil mag-live din kami. Amen. At maka-aasa kayo na hindi ako sasapaw. Pangalawa, hindi ko i-insultuhan si pastor. Maka-aasa ko yun yan. With great respect, with great love, with great compassion. Yan ang paraan namin na magtanong sa inyo. At hindi ako sasapaw sa inyo. Maghihintay lang ko sa tamang oras na magtanong. Kung kailan magtanong. Kung sasabihin ni Pastor Bacalares, next question. So doon ka pa. Papasok naman ako. Mm-hmm. Dahil hindi naman tayo magkaintindihan kung sasapaw ako agad. Mm-hmm. Di ba? So, let us continue listening each other. And let us continue searching for the truth. Okay? At yan ang gusto natin, Brother Paul. Anong mensahe mo, Brother Paul? At yung tatawagan yung cellphone number nila sa online after sa ano natin ngayon. So, maliwanag ang layunin natin na mag-set up ng date at saka anong oras. Anong oras? May mutual agreement na tayo, Father. So, yun na ang ating panahon na papasok doon. Hindi orada-orada na papasok tayo. So, dapat nakaplano sapagkat gawin natin ito na formal. Formal. Oh. Kahit walang moderator. Sapagkat nirespeto naman natin yung program nila. Dahil bibigay natin, sasakyan kita sa lahat ng gusto mo. Sasakyan kita sa sunod pa ko. Muna lang, ibibigay namin ang gusto ninyo. Spoiled kayo sa amin, ha? Ibibigay talaga namin yung gusto ninyo, ha? Dahil mahal namin kayo. Pati na yung mga naliligaw sa katotohanan. Hindi po ito debate, mga kapatid. Tanungan portion lang. Ang debate, may moderator yan. Di ba? May proposition. May proposition. May rules. Pero ito, hindi gusto niya. Depende niya. Depende niya. Pero, baka ito ang simula, Brother Paul. Sana, ito ang simula na haharap na siya sa atin. Public. Pero, kung online, sasakyan ka namin. Kung saan ang gusto mo. No? Okay? At, yan lang po muna siguro. Mag-greet tayo sa mga magandang araw sa inyo na laging sumusubaybay sa atin. Follow and subscribe Paul San Pablo Alima sa Facebook page niya, YouTube page niya, Catholic Crusaders, CFD Paul San Pablo Alima, CFD Paul San Pablo Alima, no? Para marami pa kayong matutunan. Amen. So kailangan natin, kahit ako ay nagpaturo pa hanggang ngayon, no? Magpaturo ako sa mga kasamahan ko na CFD dahil sa pagpamagitan ng pakikinig, lalawak yung karanasan natin. Kahit wala pa tayong karanasan, no? First time ko yung debate ni Ramon Parba. Wala nang kong karanasan sa formal debate, Brother Paul. Amen. Pero naging parang may karanasan ako. Dahil ang sikrito ko, nakikinig ako sa may karanasan. Amen? At yan lang po. At mag-prepare ka na, Pastor. Dahil marami akong tanong at sorpresa. yung mga explanation mo, ang ganda. Mm-hmm. Tingnan natin kung
consistent ka ba sa iyong yung paninindig niya. Okay? Focus lang tayo. Sabi mo, focus tayo sa bata na hindi tao. Okay? Yan ang pupukat. Kung gusto mo, dahil yun yung naintindihan ko sa yung papasok ay dapat focus lang sa topic. Mm-hmm. Yung nag-discuss ka na eh. So ngayon, tanungan portion na base sa ay nahayag mo sa live mo. Mm-hmm. Dahil sinusundan kita ngayon. Ngayon lang. Mm-hmm. Dahil para malinawan naman mm-hmm. ano yung nasa isip mo. Amen. Okay? Okay. Para hindi tayo may straw man palasi. Straw man palasi. And then, hindi din tayo equivocation fallacy. Amen. Okay. Sa example mo, parang ikaw ang natamaan eh. No, walang ikinig ako. Parang si Pastor Bacalaris ang natamaan sa kanyang example. Sa equivocation fallacy. So, ang equivocation fallacy, yung nagtanong, iba yung kahulugan. Ang sumagot, iba din yung kahulugan. So, sa ating discussion, Pastor, makakasakad na we reach for a common understanding through official definition. Dahil naniwala ka pala ng dictionary ngayon. No, sana niwalaan mo lahat, hindi lang selective yung ating pagtanggap sa katotohanan. Dahil sa amin, hindi kami selective eh. Ano yung official na definition sa Webster? Ano yung official understanding sa universal concept of the term? Inaamin namin yan. Ine-embrace namin yan. Pero, sabi nyo, pinuputol kayo eh. Kayo ang maraming pinuputol eh sa mga referensya sa Simbang Katoliko. Hindi mo naman pinipitol. Yung video, maliit lang. At ngayon, ini-elaborate mo. Tingnan natin, mapapanindigan mo yung mga definition. Umabot ka pa ng Grego. Pero yung mga Greek term mo ay child pa rin. Hindi nagpapatunay na ang bata ay hindi tao. So ngayon, tingnan natin ang sagot mo sa mga hindi mo pa alam na surprise ang katanungan. Okay? So the more you answer that particular question, the more marami akong tanong. The more marami kang definition of term, the more ang dami kong tanong sa'yo. Okay? At sana, sagutin mo na. At tatawag kami ngayon. Pwede natin tatawagan, Brother Paul. Ngayon, live. Tawagan na natin sa live. Tawagan natin sa live, yung number niya. Ako na lang tatawag sa iyo, no? Tingnan natin yung live nila. Yung number nila. Number nila. Tawagin na lang natin, mga kapatid. Mas mabuting live tayo ngayon, okay? Ako na lang tatawag sa ano ninyo, ha? Program. Ang cellphone number nila, bro. Masapawan. Ang cellphone number nila. Hindi pala yung buha na rin. Parang nato. Taga na. Manigsulti na masapawan ang... Masa... Taga na. Taga na. Atong tawagan eh. Kuhan ko na po. 0917. Kuhan sa ko na. Itong tawagan na yung mga eksulong. Karoon na yan itong tawagan. Tingnan natin kung sasagot ba. Ila. Albert Paul, 0917. Tatawagan natin. 0917. Next. 15. 26. 26. 046. 046. Ulit, pakirepeat. 0907. 0907. Oo. 0917. Oh, 0917 eh. 0917. 0917 15 26 046. Tawagan natin mga kapatid ha. Rubin na yung signal dito. Tawagan natin. Okay. Salamat sa patid. Nag-bris, no? Nag-bris naman. So, pero nag-ring naman. Hindi na-save yung ano natin. So, mag-toot. Kapag hindi na-save sa kanyang phone.
May araw pa naman. May bukas. So basta tinawagan natin yung number nila. Natawagan natin. So kamo, kayo din ay naka-witness na tinawagan namin. Tinawagan natin. Ngunit, pero ano pa, baka may ginagawa lang. Okay? At mag-text din natin eh. I-communicate natin sila dahil papasok tayo. Hindi mabuti na bibigyan ako ng 15 minutes lang, di ba? Dahil 1 hour yung sabi niya, di ba? So, dapat tuparin niya. Tuparin niya yung 1 hour. So, hindi na ako magdagdag ng additional condition. Baka alibay na naman yun. Di ba, Paul? So, sasakyan ka namin kahit saan ka pupunta. Brother Pastor Bacalares, sana nakinig ka ngayon. So, busy pa. So, tatawagan na natin mamaya, mga kapatid, no? Hindi naman tayo nagmamadali. Dahil may bukas pa ang iyong buhay. So, number 4. Tutulungan ka ng Diyos na may kapal. So, kailangan natin tulong ng Panginoon. Ang tulong. Wala tayong magawa. Kung wala siya. Wala ang tulong ng Panginoon. At maraming salamat ha. Yan lang sa muna. At fight the Maria that accept thee with a humble. Make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord.